So, yun mga kaliwat, nagpa-deliver na tayo ng mga tiles. Yan, meron na rin tayong tile adhesive. Meron lang kaming problema dito. Si Master Bok, nag-aakot na. Ito si Balaw. Yung sinakaya namin, medyo sumaya. Yan. So, medyo malayo kasi itong sasakyan. So, yan pinagsakyan ng sige, patras muna. Kulang pa sa ano eh. Okay. Sakay lang kayo. Bibigyan ko para kumuha. Ah, sige, patras po muna. Ayun, nahihirapan. Pero bossing may ano yan eh, dito isagad niya muna dito banda, yat patras niya kasi mas mataas yung part na to. Yun, nahihirapan kami dito. Yan, isagad kasi mababa po talaga doon sa sabit po talaga. Kanina kasi naisagad niya dito. Yan o, dapat isagad niya dito. Ito dapat isagad niya. Pasok po yan. Basta isagad niya lang muna dito. Bali yung kabig niya eh. Yan, dapat. Yan. Okay. Alam, sila. Hindi. Ipasagad niyo po muna bossing doon. Sa gilid. Go! Pagod po dito. Bossing, pasagad doon sa gilid bago ka kumabig. Kasi kanina sagad na sagad ka. Kasi pag dito po talaga, mababa talaga mababa to. Kaya dapat isagad mo dito siya sa gilid. Yan. Pag ganun. Tapos dito ka na ko. Huwag mong anuhin to. Mataas to eh. Yan, isagad mo muna. Wala na kaya. Konting-konti na lang. Pag naisagad mo yung bossing, losot na yan eh. Pag naisagad mo dun sa gilid, may isagad mo lang yan dito. Yan, kabig mo muna pag ganun po. Yan, isagad mo. Sige. Oh, bawi na. Sige. O yan. Kasya na yan. Okay. Dito ka po kumabig na. Dito na banda. Okay. Kabig na. Okay. Biglain mo. Kunting-kunti na lang. Konting-konti na lang po. Okay na lang, idiretso ko na. Yeah, konti. Oh. Yeah, konti. Oh. Yeah, konti. Oh. Yeah, malinis to, walang tama dito. So yan po yung gas na tinamo. So ito na mga kaliwat, nakapagdala na tayo ng mga tiles dito. Iyakot na natin pero hindi pa lahat, hindi pa nangalahati. Meron rin tayong adhesive na nail. So ito, pinuporma na ni Kuya Rick. Actually nakapaglagay na siya ng tatlo. Okay. So yung style po namin sa paglalagay, ganyan po.
So, nilalagay muna namin yung adhesive. Actually, puro po pala ito. Wala pong halo. Walang halo. Hindi po namin ito tinitipid sa materialis. Ang gamit po pala namin ng tile adhesive dito is yung ABC. So, kilalang kilala po itong brand na to. At talagang maaasahan po. So, ito po lagi yung gamit ko. Dahil yun lagi yung pinaka ina-advise ko. So, hindi ako nagamit ng mga boost dito. Ano pang ibang brand. Yan na po talaga ako sa ABC. So, tapos yan, talagay. Guys. Asan natin? So, yan. Pinupunasan ka agad ng trailer kung makikita ninyo. So, yung iba kasi, ang ginagawa ng iba, pabilog lang. Minsan dito. Wala. Lagyan dito. Dito, wala. Pabilog lang yan. So, wala. Wala sa... So, yung kasi, awang yung gitna nito. Bibilog sila dito. 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 So, pag aapak nyo dito, banda. So, may hangin yun. May tendensing bumigay yun. So, ito sa amin. Yan. Ginamitan mo namin ang trailer. Yan, at patuwid po, hindi pa is yung ating pagpunas po. Yan, makita ninyo, lima clean po yan, lahat pantay po yan. So, hindi katulad ng iba din na ginagamitan lang din ng kutsara, tapos pa ganun-ganun lang din. So, hindi yung advisable. So, yung iba kasi, nilalagyan lang nila. Ibigay mo yung kay Kuya Ricky. So yan, makikita nyo sinusupply na ito yung Kuya Ricky. Yung iba kasi ipapakita ko sa inyo yung pagkalagay. Mr. Bok, kuha naman ako. Yung iba kasi pagkalagay dito. Yan. Yung iba diba lalagay nila dito lang. Yan. Dito. Yan. Dito. Saka dito. So, ang part na to, dito, saka dito. Awang yan. So, meron ding iba, ang technique din, ginagawa nila, ganyan lang. Tapos, pupunasin yan, kunyari, ng ganun. Yan. Tapos, sabay, gaganunan nyo. Yan. Mapapansin ninyo, may mga nagagawa ng ganun. Yan. Yan. Mapapansin ninyo. Lalagay na po kagad nila yan nung nakaganyan lang. Minsan naman, kumari may pais, yan. So, hindi po ganun yung application na naman. Ito yung advisable. Okay. So, nakikita ninyo, ginamitan po talaga namin ng... So, ito po, gamit namin. Makikita ninyo, mayroong mga ngipin-ngipin po yan. So yun mga kaliwat, nakapagawa na tayo dito. Okay. So ang kinuha na lang muna namin dyan, yung ano lang muna, yung gitna. So dito, isang buong tiles na yan. Kaya ginitna na po namin para hindi na kami magsisuro ng maliit doon. So ito, isang buo to, 60 na po yan. So hindi na namin kailangan magputol. At dito din sa kabila, isang buo na rin. Yan, so 60. So kaya ginitna namin. Pero kung hindi po talaga kayanin ng isang 60 dito, ang gagawin sana namin dito, dito yung gitnaan, isang tiles dito, at isang tiles mula dito, papunta dito. Pero dahil nga po pinag-kasya namin yung tatlong tiles, dahil kasyang-kasya naman po talaga, so sa gitna kami naglagay. So kaya namin muna kinuha yung ganyan, para makuha din namin yung papunta dun sa kwarto. Yan, makikita ninyo. Tuwid, saklit, tanggalin natin yung electric pan. Yan, hindi mo pala kailangan. Yan, okay. So mula doon, tuwid na natin papunta dito sa kwarto. Yan, makikita ninyo. So, do hindi siya pantay, pero hindi na namin sinunod kasi parang nasiwaan kami kung gigitnain ulit namin dito. So, parang nakakaiwa. Kaya, ginanyan na po namin. So, sa paglalagay din po pala ng tiles, yan. Siguraduhin nyo po na itong flooring na to,
magaspang. Kung makikita ninyo, hindi na po namin ni binutas-butasan o kaya binakbak. Dahil magaspang na po yung flooring at saka po yung adhesive na ginamit namin, walang halo po yan, puro po yan. So, ang kapal po pala ng ano namin, adhesive na nilalagay, nasa 9mm po yan. Ito po yung nut straw wheel sa gamit namin. Yan, magkita ninyo parang sulay. Ayan, 9mm po yan. Okay, so yung ginamit din po pala nating tiles is porcelain. So, ang kaibahan po ng porcelain, ang porcelain pwedeng hindi nyo na ibabad sa tubig. Samantala, pag gagamit kayo ng ceramic yun, kailangan po ninyong ibabad sa tubig kasi yung ceramic nag-expand po yun. Yung mga ceramic tiles. At ito, hinuhuli na namin yung siruho. Unahin muna namin yung install dyan kasi medyo maaga pa. Nasa condo unit kami. Actually, ang oras ng trabaho dito dapat ay alas 9. So yan, dinaya namin ay 36. Kaya hindi muna kami mag-grinder para hindi kami mahalata na nag-gagawa na. At alalay lang yung pokpok namin. So mamaya naman, ito lang talaga mahirap pag maraming gamit. Yan, sobrang daming gamit. Ang gamit po pala dito ng dating may-ari, ang gamit nila ito, wooden vinyl tiles, wooden tiles. Yan, binakbak pa po namin yan. So medyo marami na rin anay, kaya nag-inisprehan muna namin yung mga gilid-gilid ng mga panganay. Okay, so siguro ito, advice ko na rin siguro sa may-ari, palitan na rin siguro itong hamba dahil nandito yung anay naman yan, lumipas. Okay, so itong tiles natin, porcelain, ulitin ko po, 60 by 60. So day 2 po namin ngayon. So actually kahapon nag-umpisa kami. It's mga bandang alas 2 na ng hapon. So, ayan, pang day 2 po namin. At meron pa pong isang kwarto dito. Ayan, tatiles pa po namin yan. So ayan, walang tao po dito dahil yung mga nakatira dito ay nasa bakasyon. So, pinagkatiwala sa amin yung bahay. Yung mga magagawa lang, kami lang. So dito na rin kami natutulog. Ayan, pinahiram na rin kami ng kama nila. So meron na rin refrigerator. Meron na rin, ano pa ito? Tawag dito, electric stove. Pero may tamang term dito sila eh. Hindi ko alam kung ano na yan. So ayan, may dispenser na rin, may rice cooker, may mga plato. So wala na kami, hanapin dito, napakaswerte na namin. Ayan, so malinis na CR. Ayan, lahat yung pinagamit na sa amin. So may nakatira dito, nasa bakasyon lang. Okay, so mamaya update ko po kayo sa nagawa namin dito. So ito din po pala, sobrang bigat cabinet nila. So ito, medyo tinanggalan nila mga damit nila dahil siyempre mga damit po yun, hindi naman namin pwede hawakan yun. So nandyan mamaya po. Okay, kasama ulit pala natin si Master Bok, ang ating nakilang Master Bok. Yan, isang ganyan lang para makita ninyo ng malapitan. So isang ganyan lang. Isang tuwiran lang. Yan. 'Di ba? Puro papunta doon. Tapos bako dito lalagyan pa natin. Siguradong tibay dahil puro po 'yan. Okay, kulang kapak. Sabi pa nila, kapak. So hindi na rin tayo nagbibistay, ha. Wala po tayong bistay dito. Inakala itong project po pala namin. Dito po ito sa Quezon City. So, kung makikita nyo po, ayan yung well tower. Yun naman yung tower na yon. Yun yung sa BCBN. Okay. At yun naman po yung sa GMA, sa puso. Ayan. Try ko isong kung makita yung puso. Baka mahulog ang cellphone ko. Ayun, nakikita ninyo yun. Ayan. Ayan, GMA. Yung logo nila. Mataas-taas. Nasa in-floor tayo.
natin kami sa Pure Gold. So actually mga usually condo unit dito. President Tower. So nasa Quezon City kami. Condo unit po ito. Dito sa may Timog. Mamaya sunod po namin dito. Tapusin lang namin yung isang kwarto. So yun mga kaliwat, ang day 2 namin. Ito po yung mga natapos. So natira na lang itong isang kwarto. So ito tapos na rin to, yung buong kwarto na to. So tsaka ito, yung part na to. So may share lang po pala ako sa inyo para maiwasan nyo rin sa mga bahay ninyo. Kasi ito, nasa 8th floor na siya. Pero kung nakikita ninyo, ayan, inaanay po. Ayan, anay po yan. Okay. Mga ilaw-galaw pa. May ipis pa. Yan, anay. Oh. Ito, ilaanan nila. Yan. Yan sa gilid. Okay. Ah, anay yan. Pinagbahayang po yan ng anay. Yan. Anay. Hanggang dito po yan. Ayan. Ito, anay po ito. So, palitin na rin siguro ito ng hamba. Palitin na, sigurado. So, isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaanay ang bahay, yung laging basa, at saka isa pa, ito, tungudin bining tile. Pag lagi itong nababasa, siyempre dahil kahoy siya, ayan, nagsisip-sip siya ng tubig. Pupundo yung tubig. So, ayan. Dito tumira yung mga anay. Ayan. Papansin nyo. Dito sila tumira. Ayan. O, ayan. Ginawa na nilang bahay. O. Ayan. Hanggat maaari, iwasan nyo na lang po gumamit ng vinyl tile. Isa pa. Itong aging. Dito din sila. Ayan. Pag ginagawa nila itong bahay, itong aging na ito. Ang pangit kasi sa aging na ito, ayan, kung mapapansin ninyo, awang yung ilalim. So it's either anay o kaya ipis ang tumitira dito. Ayun, makikita ninyo, ito may ipis pa o. Pero iba, may iniipis. At saka yan, mga dumi ng ipis, pasintabi po sa mga kumakain dyan. O kaya. So pangit itong aging na ganito. Plastic siya, maganda tingnan. Pero hindi naisip kung ano ang magiging negative na resulta nito. Ayan o. Ayan. Ito ito rin yung anay. So iwasan nyo na lang po siguro mag-aging. Kung mag-aging kayo, mas maganda yung kahoy na lang din. O kaya mayroong ano, stainless. Wag to. At saka yung mga awang katulad nito. So, hindi ko ma-advise din po ito. Kaya ito, advice ko sa may-ari na huwag na lagyan ng aging, papinturahan na lang sa diretso. Hindi na namin ipapalagyan ng aging para at least malinis. Tingnan. At maiwasan yung mga ipis at mga anay. Okay? So yun, sharing is caring lang po para sa kaalaman ng iba.